Good morning po sa lahat. Welcome to my channel, ang LG TV. So, ngayong araw, i-share ko lang po sa inyo regarding dun sa isang katanungan ng ating isang viewer. Paano daw gagawin niya, kasi nga yung kanyang home theater hindi ginagana yung microphone kapag ang ginagamit niyang source po karaoke is yung smart TV, yung applications. So, ibig sabihin, halimbawa, nag-open siya ng YouTube karaoke o kaya online karaoke, yung microphone niya hindi gumagana. So, kasi ang problema kasi, yung may mga home theaters na yung karaoke function, nagana lang yung mic kapag yung function ng home theater system ay nakaset sa DVD function. Ibig sabihin, kapag nag-load ka ng CD, okay yung microphone, gumagana. Katulad dito. Hello, sound check. 1, 2, 3, sound check. Hello, sound check. So, nagana yung mic. Ngayon, so ibig sabihin, okay, wala siyang problema kapag nagkakaraoke. Okay. Gamit ang DVD, disc, o BCD, disc. Eh yung issue ngayon, ang gusto niya naman ngayon is yung mag-karaoke gamit ang online o yung YouTube video. So, meron ako mga suggestion para magamit niya pa rin yung kanyang home theater. Number one is, either gumamit siya ng amplifier, yung mga basic lang. At least dun mo magagamit yung microphone, meron siyang in and out, o kaya preamp. O kaya ang gagamitin ko yung demo isang basic mixing console. So ganito. Nagamit ako ng ganitong mixer. Meron naman mga portable na mixer, yung mga kailangan masyado maraming channel, yung mga 4 channel, yung maliliit, worth 2,000, 3,000, 4,000, depende dun sa modelo. Pero mga available yan sa Lazada, mabibili ako kaysa Shopee. So, ang mangyayari ngayon, dahil hindi talaga ako gagamit itong microphone kapag naka-input, so external source yung ginagamit natin na yung songs, yung source, kailangan natin gumamit ito ng ganitong mixer, kaya preamp. So, ngayon, i-share ko kayo kung paano ang connection. So, umpisahan na natin, sir. Just call you. So, bali, ang mangyayari, yung microphone ng home theater system, dito, hindi na natin gagamitin. Dito na tayo sa mixer. So, ngayon, pagkita ko sa inyo yung connection. So, bali, dahil kukunin natin yung sound ng TV. Dahil kailangan natin nating ilabas yung audio ng TV. Ayan, sa YouTube. Buksan pa yung YouTube channel. Ito. YouTube. Yan. Well, ang gagawin natin sa connection, ito. Ito ang unang gagawin natin sa connection. Yung audio out ng TV, i-locate nyo lang yung audio out ng TV. Dito sa Sony na ginagamit ko, yung audio out nito, yung analog, is yung earphone. Ito. Yung kulay green, yung 3.5 mm. Tapos kung makikita mo sa bandang baba, ito, ano to, HDMI cable. Ang tawag nito, HDMI cable. Nakakabit naman to dun sa HDMI output ng home theater. So, ang purpose yan, kung manunood ka ng CD movie, ito yung ano, input na ginagamit para makita mo yung video sa
sa monitor, sa TV. So, ganyan ha, ikakabit ko kayo yung audio out ng TV para mapalabas natin to sa home theater. Gagamit ako ng 3.5 connector yan, 3.5 mm. Kakabit ko to ngayon sa earphone out, sa audio out. Tapos itong yung kabilang dulo, ito naman ang kakabit ko sa input ng mixer. Ang inputs na available niya, ito yung para sa mic inputs, 1, 2, 3, 4. Ito na lang gagamitin kong inputs, 5 and 6 LNR, kita mo yun, LNR 5 and 6. So kaya yung input ito is TRS, hindi din pwede diretso yung mic, sorry, yung RCA. Kaya kailangan natin gumamit ng adapter. So okay, gagamit muna ako ng adapter. Tingnan lang kung wala akong adapter. So ito, kailangan ko nito ang adapter. Papasok natin ito sa input number 5 and number 6. Tapos doon natin ipa-plug yung RCA. Yan. Okay. So ngayon, para naman mapalabas natin yung galing mixer, kukunin naman natin yung output nito, yung main out. Yan yung sa taas, yung main output. Gagamit naman tayo ng ganitong wire, ganun pa rin, TRS. Tapos ang dulo nito, kasi yung input ng home theater is RCA. Ito pala, sorry, ito pala yung TRS. Yan. Kakabit naman natin ito dun sa main out. Tapos, itong dulo ng wire, ito, RCA. Yan, dito nakakabit yan, no? RCA. Ikakabit ko naman ito ngayon dun sa likod ng home theater, sa audio input, sa analog input. Ayan. Ito, audio in. Ayan, doon ko ilalagay itong RCA. Okay. So, ayan. Nakakabit na. So, ulitin natin. From earphone, papasok to sa input ng mixer. Tapos, yung main out ng mixer, pinasok ko sa in ng home theater system. Okay. So, okay na yan. Ganyan lang kasimple ang connection. Malinaw po. So, kaya tayo gumagamit ito kasi nga, para magamit natin itong speaker system ng Sony, yung home theater. So, ngayon, ito yung microphone 1, 2, 3, 4. Pwede mong gamitin ka kahit alin input dyan. Select ka na lang ng input. Let's say, mic 1. Ayan. Okay, so, i-plug na natin ito. Okay. Yan, turn on. Una natin. Atin ang mixer. Yan, may tunog na. Tapos yung home theater system naman, kailangan natin itong iset sa audio input. Yan, sa audio input dapat. Select mo yung function. Okay. Function, button. Yan. Yan, audio in dapat yung function niya para yung sound lumabas na rito sa home theater system. So, okay. Try natin. So, sa mixer naman, madali lang naman ito gamitin. Let's say, naka-input ka sa 5 and 6. Hanapin mo lang yung input ng yung control knob ng 5 and 6. Dito sa mixer, ito 5 and 6. See? Input 5 and 6. Ito yung control niya, 5 and 6. Ito yung gain. Ito yung high, mid, and low. Yan, ito para sa effect. Ito yung main output ng stereo. So, pwede na tayo mag-increase dito. So, ilagay ko na ito sa 10. Tapos yung gain control, ilagay ko na sa gitna. Then, dito sa microphone, ginamit ko yung channel 1. Yan, ano natin ito. Wala sound check. Wala sound check. Wala sound. So, increase natin. Pag ganitong mixer kasi medyo mahina yung mic. So, kailangan mong taasan yung gain. Pero ano mo rin, i-regulate mo rin yung ano. Wala sound check. 1, 2, sound check. Tapos pwede naman natin i-increase ngayon dito yung volume sa home theater system.
Hello, sound check. 1, 2. Sound testing. 1, 2. Sound check. So, pwede mo rin dagdagan dito yun sa stereo output, yung pinaka fader. Fader control ang tawag yan. Sound test. 1, 2. So, make sure lang na ma-regulate mo yung signal. Kung masyado mataas na maabot na sa red, bawas ka lang sa gain. Hello, sound check. Para di siya mag-overload. Hello, sound test. 1, 2. Sound check. Hello, sound check. Of course, kung gusto mo lagyan ng effects, meron itong ano. Depende lang sa modelo ng mixer. May mga DSP, ano. Iba namang mixer, yung mga, ano, mga effects siya, merong mas maraming pagpipilihan. So, depende sa mixer na pipilihan yun. Hello, sound check. So, try natin itong, ano, video sa YouTube. Let's say ito. Just ano, ito sa baba na lang. Okay. Hindi natin mag-play. So, 5 and 6. Sir, maraming salamat sa panonood. So, see you on my next video. So, mga next video.